Handa ka na bang malaman ang mundo ng metaverse at cryptocurrency? Ito na ang pagkakataon mo para madagdagan ang iyong kaalaman. Kung paano nga ba mas palaguin ang pera at paano nga ba ito nag-umpisa? Yan ang alamin natin sa mga oras na ito. Sabi nga nila, the technology is evolving in a rapid phase. We are living in a digital world at mas madalas nauubos yung oras natin online. Browsing sa Facebook, playing Axie Infinity or Near 4, o kaya naman chatting your friends using Messenger, WhatsApp, Telegram, o kung ano pa mga ginagamit natin ngayong apps para makapag-communicate tayo sa mga friends natin. Yes, we are living in a metaverse world. Tama yung narinig mo, kaibigan. We are in the first version of metaverse and not a fully immersive version of metaverse. E ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang nito na ang mga nakasanayang nating gawin in a real world ngayon ay papunta na tungo sa virtual world. E ano naman ang sinasabing cryptocurrency? Para sa mga baguhan at ngayon pa lamang narinig ang salitang ito, ang cryptocurrency ay isang digital asset. Ginawa ito para maging daluyan ng pakikipagpalitan ng salapi na kung saan ang record ng bawat individual ay naka-imbak sa isang digital ledger or a computerized database. Sa madaling sabi, ito ay same lang ng proseso kung gumagamit ka ng debit or credit card kapag cashless transaction ang gagawin mo. Kung babalikan natin ang history ng pananalapi noong sinaunang panahon, ang paraan ng pagbabayad ng kalakal or serbisyo ng mga mangangalakal ay sa pamamagitan ng pagbabayad ng pilak or ginto, or minsan pa nga sa pamamagitan ng barter system. At habang tumatagal, ay nagiging mas sibilisado ang mga tao at natutunan natin ang proseso ng fiat currency. Ito yung paggamit natin ng perang papel upang ipambili natin ng mga pagkain, damit, or kung ano-ano pa mga gusto nating bilhin na ipinapatupad ng ating gobyerno sa panahon ngayon. Hanggang sa magkaroon ng bangko sentral, savings, credit, and debit transactions at mga pag-usbong nitong cryptocurrency na tinatawag natin ngayon na talagang tinatangkilik ng maraming tao, hindi lamang dito sa bansang Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa ngayon ay napakarami ng crypto coins sa mundo. Nariyan na yung tinatawag nating Bitcoin na sikat ngayon. Sa ngayon nga ang halaga nito ay umaabot ng 47,853 pesos per 1 Bitcoin. So, maaari pa itong tumaas or maaari pa itong bumaba. Depende sa volume ng mga mag-i-invest dito. Ang pag-uspong ng Bitcoin ay inumpisahan ni Satoshi Nakamoto noong taong 2009. Pumapangalawa ang Ethereum coin na naimbento ni Vitalik Buterin na isang programmer at na-inspired sa pag-uspong ng Bitcoin. Kaya inumpisahan niyang likain at pag-aralan ang mundo ng cryptocurrency. Kung babalikan natin yung usapin natin kanina about sa metaverse, ito yung sinasabi natin na virtual world. Na ang ibig sabihin lang nito ay marami tayong pwedeng magawa, like sa business, sa mga games, sa social media, pwede ring related sa mga properties, at marami pang iba. Since virtual world ito ay sobrang dami ng pwedeng magawa dito na hindi natin kayang gawin, or let's say limitado lang yung mga bagay-bagay na magagawa natin sa mundong ito. Basically, yung salitang metaverse, ito yung magiging bagong technology or trend na papatok hindi lang sa ating mga Pinoy, kundi sa buong mundo. So, kung familiar kayo dun sa pagpalit ng pangalan ng Facebook ngayon, yung Meta, dito nag-umpisa yun. Kumbaga, umpisa ni Zuckerberg yung kanyang project na Metaverse. Ang isa pang magandang example para mas maintindihan natin is yung pag-usbong ng internet na nagpabago sa buong mundo at sa ngayon talagang nag-boom at nag-expand ito sa iba't ibang mundo. Noong una, hindi natin alam kung ano yung purpose ng pag-usbong ng internet. Kung para saan ba ito, ano yung pwedeng maging impact nito sa kabuhayan ng bawat isa sa atin. At nung malaman natin yung purpose ng internet, maraming yumaman na mga businessman na nagsulputan yung mga internet-related jobs like BPOs. At ito pa yung isa na alam kong kilalang-kilala nyo yung kumpanya nito. Ito yung Amazon na pagmamayari ni Jeff Bezos na isang American entrepreneur, media proprietor at investor. At masasabi kong successful businessman sa panahon natin ngayon. Isa siya sa mga nakinabang ng benefits ng internet. At ang kagandahan sa pag-aaral natin patungkol sa cryptocurrency at metaverse ay maaari tayong makinabang at mas gumanda ang ating buhay sa hinaharap. Pero ang importante dito ay dapat nating pag-aralang mabuti kung paano natin ito papasukin, sapagkat napakalaki ng risk kung sakaling mag-dump or bumagsak yung in-invest nating pera dito sa cryptocurrency. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang iba't ibang metaverse coins
na pwede nating mapakinabangan sa panahon natin ngayon. Maaring mag-invest ka rito or sa hinaharap. At sa tingin ko ngayon mo lang ito malalaman or maririnig. Ang una sa ating listahan ay ang Decentraland or MANA. Itong Decentraland ay sinasabing decentralized 3D virtual platform na sinasabing ito ay isang digital asset na pwede nating bilhin katulad ng mga real estate na habang tumatagal ay lalong tumataas yung value. At yung isa pa sa kagandahan dito na once nabilin mo ito ay maaari mo siyang ibenta ng doble or triple dahil alam mo naman na sa mundo ng cryptocurrency anytime na bumili ka ng coins ay pwedeng tumaas ang value nito. Itong MANA token na to na maaari mo makita sa iba't ibang market platform katulad na lamang ng Binance. Ikalawa, ito yung Engine Coin na isa ring klase ng cryptocurrency na kilala din at ang kanilang main purpose ay para sa mga games, apps at NFTs. Para mas maintindihan mo, ay simple lang natin ang explanation. Kumbaga, kung mahilig kang maglaro ng mga games online, ay maaari kang maging may-ari ng game na iyon. Instead na ang may-ari ay ang mga game developers or companies. At ang isa pang kagandahan dito ay maaari mong ibenta yung mga NFT na yon na nakolekta mo sa mataas na presyo. So ano nga ba yung NFT na sinasabi nila? Kapag sinabing NFT, ito yung non-fungible token na sinasabing unique na digital asset na nakastored sa digital ledger or blockchain. So maaaring pictures, videos or audio yung sinasabing NFT. Sa totoo lang kaibigan, napakalawak na mundo ng cryptocurrency at metaverse. At kung iisa-isin pa natin to, ay baka hindi na tayo matapos sa discussion natin ngayong araw. At baka maguluhan ka pa. Pero ito na lang yung tatandaan mo na do your own research na lamang, okay? Kapag gusto mong sumubok sa pagtitrading or staking or kahit sa mining pa yan, ang higit na tatandaan mo sa lahat ay dapat pag-aralan mo mabuti yon. Invest what you can afford to lose. This is not a financial advice, kaibigan. Yan yung gusto kong malaman mo sa mga oras na ito. Masaya ako na na-share ko lahat ng nalalaman ko patungkol sa usapin natin ngayon. At higit sa lahat ay huwag mong kakalimutang i-subscribe yung channel natin. At please pakishare na rin at pakilike itong video na ito. Lagi mo tatandaan, lamang ang may alam, kaibigan. Paalam!